Ayan. So, start ko yung engine niya. Ayan. So, we have a 4 different type of sound na exhaust niya. So, press ko lang yung 4. Good day, car buddies! So, nandito na naman tayo sa Ford Alabang. Actually, first time ko dito. And kasama natin ang napakaganda at napakabait na group sales head dito na si Miss JC. Miss JC, pakilala po kayo sa ating viewers. Yes, hello everyone. So, thank you for watching CarView PH. And do visit us here in Ford Alabang. Look for me, the biggest Ford dealership in Southeast Asia. So, i-flash lang namin yung contact information ni Ma'am JC para kung may katanungan kayo, pwede niyo siyang tawagan. It's always available naman siya, guys. Yes. So, please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa naming uploads. So, Ma'am JC, pwede na po ba namin simulan yung pag-review ng Mazda? Yes, let's go! The Ford Mustang has been around for about 55 years, and since 1965, it has built its reputation as a high-performance muscle-slash-sports car. And the Americans love their Mustang because of its powerful engine, responsive handling, reliability, and of course, its iconic design and nameplate. And because of this, Mustang is the longest produced car model by Ford. And aside from its performance, the Mustang incorporates as well modern technology on its boots. And fully electrified sports car, Mach-E, has been available since 2019. Unfortunately for us, it's not yet available since, as we all know, we cannot yet sustain fully electrified vehicles. For now, what we have available in our showrooms are the 6th generation 5.0-liter and the 2.3-liter EcoBoost, which are available on, like this one, hardtop or a softtop convertible. So their prices will be flashed on the screen. And before ko nga pala makalimutan, if ever man na meron kang 7.8 million, sana all. Penge, charot. Available dito ang Ford Mustang Shelby GT500 na na-preview na ni Ate Melasu and ni Ate Girl sa kanilang Ford Ranger XLS vlog. And now let's start sa ating engine. Ang ating engine ay 5.0-liter TI VCT V8 means power with dual fuel injection with supercharger na siya sa gitna. So if a normal car, meron lang siyang 4-cylinder, so dito magkabilang 4-cylinder, so bali 8 siya. Kumbaga sa phone, kung quad-core lang yung phone mo, dito octa-core siya. And meron na rin siyang engine oil cooler. This is mated with 10-speed automatic that produces 466 PS at 7,000 RPM and 569 Newton meter. So our Ford Mustang actually can travel from 0 to 100 kilometers in just 4.3 seconds. And for fuel economy naman, for city drive, it will just cost you 4 to 6 kilometers per liter. And if highway naman, 10 to 12 kilometers per liter. So if this is an issue for you, you can go for EcoBoost. Pero kung issue pa rin yun sa inyo, siguro mag-bike ka na lang para walang gas. Charot! Pero kidding aside, yung mga bibili naman siguro nito is may pera na talaga. So ang fuel cost, hindi na magiging problem. So tara, sara na natin to. Ang ating Everest at Ranger ay made in Thailand, ang Territory ay made in China,
ang ating Ford Mustang ay medyo costly because pure imported siya from the US. And with that, start na natin ang ating exterior. So, sa front fascia, kitang-kita nyo naman, no? Napaka medyo masungit yung dating niya. Sa hood, ang haba niya. May mga body lines dito as a muscle car. So, meron din tayo dito ng dalawang functional exhaust. Ang headlights natin, full LED na yan with DRLs. Meron na rin tayo sequential signal lights and sa tabi niya, meron na rin tayong fog lights. Ang ating grills naman, ito ay gloss black design and yan, honeycomb siya. And nandito ang ating iconic na Mustang logo in chrome. Yung nasa babang grill, hindi na siya gloss black. Black plastic na siya. And ito yung ating front lip bumper. Black plastic na rin siya. And may design siya na ganyan. So, share ko na din na ang ground clearance ng ating Mustang ay 143mm. So, hindi na siya ganun kababa para sa isang sports car. Kanina nga pala, sabi ko magbike na lang kayo kung issue yung fuel economy, right? Nakita ko kasi yung kabayo, so siguro magkabayo na lang kayo para damo na lang yung problema. Charot lang. So, let's proceed na sa ating side profile. Let's start sa gulong. So, sa front natin, ang size ng ating gulong is 255/40 R19. Sa likod naman, mas malaki, 275/40 R19. Which is good since rear wheel drive siya and good for drifting na rin if want nyo. Ang ating rim ay gloss black and ang ating caliper ay painted black. Brembo ang brand. Ang brand nga pala ng ating gulong is Michelin, which is good for sport. So sa EcoBoost, iba na siya. So di ko alam yung brand pero iba siya. Nga pala, bago kong makalimutan, as you can see, sa center cup niya, meron tayong chrome Mustang na logo doon. So, nung una, akala ko rin wala na siyang marka ng pagiging Ford. Pero meron pala. Meron siyang naging isang logo ng Ford dito. Ang suspension naman ng ating Ford Mustang GT. Sa unahan, MacPherson. Sa likod, independent link with stabilizer. Meron na rin siyang MagniRide dampening system, which allows you to adjust or control the suspension depending on what ride comfort you want. Dito makikita rin natin ang ating badge, 5-0. Medyo mayabang yung dating niya. So, kung matabihan mo yung EcoBoost, di kanya kayang kaya-kayanin dahil 5-0 ako eh. Kwento ko to eh, mas mabilis ako sa'yo. Charot! And nandito na rin ang ating side mirrors. Body color and yan. Dito yung turn signal lights at may paddle lamp na rin tayo dito. So, pakita natin at siya ay merong design ng Mustang. So, yan, smart entry ang ating door handle. And meron na rin tayong side skirt dito, black plastic. Matching siya sa ating front lip bumper and diffuser sa likod. So, tara na, sa likod. Kung kanina sa unahan, ang impression ko sa itsura ng ating Mustang is mataray. Sa likod naman, ang macho niya. Kung magkakaya mo ba to, charot. Pero ayan nga, mas malapad yung appearance niya dahil mas malapad niya ang ating mga gulong. And kung mapapansin nyo, yan, may curve na rin siya. Like me. Wow! Charot, focus sa car. So, yun na nga ang ating antenna, shark's fin, and ang third brake light, and may defoggers na rin tayo dyan. Dito, makikita natin ang rear view camera sa taas ng ating GT emblem. And meron na rin tayong three-lined LED taillights, LED pala. So, iconic na to sa ating Mustang cars. And ayan, makikita na rin natin dito ang ating four-eyed sensors. Sa magkabila, ang ating reflectors. At ang ating diffuser, black plastic. Makikita na rin natin dito ang ating reverse lights and rear fog lamps. So, halogens yan. And of course, ang ating dual exhaust with quad tips. Na meron na rin siyang variable Mustang rumble. Na mababago mo kung ano yung gusto mong broom-broom or exhaust sound. So, pakinggan natin yan. Roll VTR. So, start ko yung engine niya. Yan. So, we have a 4 different type of sound na exhaust niya. So, press ko lang yung force button ng Mustang. Yan. Press ko lang siya. So, lalabas agad yung exhaust mo. So, 4 type siya. So, pag yung normal driving ka,
quiet mode lang. Kahit i-rev mo siya, ganun lang yung tunog niya. Pag normal naman, medyo aggressive na siya ng konti. Pag sports, medyo aggressive na siya. Kasi medyo pang ano na siya eh, pwede mo nang katawin, bilisan, basta maganda na yung tunog niya. Ano na siya. So, pag trap naman, yan, mas malakas na siya ngayon lalo. So, yun yung kanyang ano. So, isa pa. Medyo namumutok na siya. So, yun yung kanyang mga exhaust mode niya. So, four types yun. Quiet, normal, sports, trap. Yun. Buksan na natin ang ating tailgate. So, yan, hydraulic na siya. So, ang cargo space natin, 382 liters. Malaki na siya, parang sa isang sports car. Pero yung seats natin doon, pwede siyang i-fold 50-50. So, more space. Wala tayong spare tire dito, pero meron tayong tire repair kit. At dito may ilaw tayo. At meron tayo itong subwoofer. Nothing much sa likod. So, isara na natin to. And tawagin na natin si Zara para maumpisahan na ang ating interior. Hello, Ate Mikay! So, kamusta yung pagre-review ng exterior? Napupugyan ako sa kanya. Crush ko na siya, be. So, magkano ba to, Ate Mikay? Actually, 3.6 million siya. Pero kung ikaw may 3.6 million, bibili ka ba nito? Siguro sa ngayon hindi pa, wala pang panggas. Baka magkabayo muna ako, pero... Meron ka nga nito, wala ka lang, hindi mo may tapo, walang gas. Totoo. So, Ate Mikay, ano bang favorite color mo ng Mustang? Para sa akin, yung black, or they name it shadow black. Pero available to in 7 colors, which is the race red, shadow black, Oxford white, Atlas blue, grabber blue, dark matter gray, and carbonized gray. So, walang yellow. Walang yellow. Sayang, no? Pero madami na rin yung 7 colors. So, syempre, may favorite naman kayo doon kung gusto nyo bumili ng Mustang. But did you know, Ate Mikay, yung bestseller ng kulay ng Mustang is kulay red? Hindi ko alam. Ngayon, alam ko na. Pero oo nga, no? Yung red kasi very sporty talaga. Oh, no? Tsaka parang pag nakita mo yun ay... Oo. Yung kabayo, yung logo. Ay, ano? Umpisahan mo na ba yung interior? So, nasabi mo na naman lahat sa exterior sa ating viewers at napaliwanag mo naman. So, ngayon, samahan niyo ako sa interior. Ngayon, nandito na tayo sa loob at uumpisahan natin sa taas. So, meron tayo ditong blackout roof. And as you can see, guys, yung visor natin is naka-blackout na rin. And as you can see, yung size nyo, guys, is saktong-sakto and napakahaba. So, pag binuksan natin yung visor, so may dalawa siyang ilaw and makikita mo na agad yung sarili mo. So, ganun rin sa passenger side. Ang kagandahan dito, guys, kahit na saktuhan yung size niya, is pwede siya natin iganto. Pero itong Mustang natin is kakaiba kasi pwede natin siya i-pull para hindi rin kayo masilaw kapag may sinag ng araw dito sa side. Diba ang galing? And as you can see, guys, ito yung ilaw ng ating Mustang. And overall, guys, meron tayo ditong 7 SRS airbags. So kahit na dalawa lang yung pwede kong pupulot dito, tsaka yung sa mga bata dun sa likod, napakadaming SRS airbag. And as you can see, guys, gawa na nga nabasa ko to, meron tayo dito sa maliit na loob na to, na 12 speaker, so napakarami, and then 100 watts siya. At ang kanyang brand is yung Bang & Olufsen. Going back dito sa dashboard, as you can see, guys, naka-soft touch na siya and may pagka-leather. So, ang ganda niya talaga. And tingnan nyo naman yung kanyang kulay. So, para siyang pag-gunmetal aluminum na. And yung kanyang aircon vents, so rotary. And yung mga sports car, guys, diba ganito yung mga itsura nila? Dito naman sa side natin, may tayo dito badging ng Mustang. So, if ever na meron kayong friend na first time sa car nyo, pag nandito sila sa passenger seat, mafe-feel talaga nila at malalaman talaga nila na Mustang yung kotse mo. So, dito sa baba, meron tayong glove box. So, dutin lang natin to. As you can see, hydraulic assist na siya. And napakalaki ng glove box, napakalawak. As you can see, guys, yung upuan natin dito is black leather seats and Recaro bucket seat siya. So, marami siyang bolstering para sa spirited driving nyo, lalo na kapag mabilis, para parang ma-hug kayo. And nung unang kita ko nito, syempre, una kong naisip dito is yung gaming chair. So, ang ganda niya talaga sa personal, tsaka napaka-comfy niya. So, yung sa passenger seat, tsaka sa driver seat is
both manual adjustment siya. Yung armrest pala natin, guys, is still leather na siya. And yung kanyang bukasan is nasa gilid. So, ganun siya. And kung saan na siya mag-open pag pinindot mo. So, una natin makikita dito is meron tayong ilaw. Tapos, meron siyang divider dito. Tapos, meron na rin tayo dito 12-volt socket. So, ganito yung itsura ng bukasan niya. So, parang lid ng tumbler. Then, meron na rin tayong USB port. Sa cup holder naman natin, guys, sa palibot niya is meron tayong aluminum and maangas talaga siya tingnan dahil nga meron pa siyang pa-ambient light dito. May kasama na rin siyang rubber mat. So, meron na rin tayo dito ang traditional handbrake. Tapos, guys, ganito lang yung itsura niya. So, super fit sa inyong hand. And yung shift knob natin dito, guys, is meron na rin siyang aluminum, then naka-leather na siya. Tapos ganito yung itsura niya. So, may plastic pauses. So, ganun na lang ipapakita natin. Sa pinakababa naman, guys, meron tayong USB port and the 12-volt socket. So, yung push start button natin is magita lang natin here sa tabi ng ating hazard. So, meron na rin tayong traction control. And dito naman sa steering mode natin is meron tayong tatlo. So, depende na rin yan dahil nga naiiba yung suspension tsaka yung sa steering wheel na papagaan. So, yung tatlong yon is yung normal, sport, tsaka comfort. So, dito naman meron tayong 5 modes. So, first, meron tayong normal mode, of course. Sports plus, meron tayong truck na mode. So, dito naman siya sa taas na punta lahat. Dahil meron na rin tayong drag mode dito, guys. So, ganun pa rin yung itsura niya, pero ito, pang drag mode na. So, yung last natin is meron tayo ditong snow and wet. So, ang napansin ko din pala dito sa switches, guys, is hindi siya pwede ibaba. So, paangat siya lahat. So, para siya yung sa airplane, dahil nga, di ba, mga pilot doon, mga nag-ano ng mga switches, ganito. Dahil meron na rin tayo ditong dual zone aircon climate control. So, per driver at sa passenger, so magkaiba yung temperature. And ito na yung mga kanyang switches. So, ito kasi, guys, is hindi siya rotary. So, down or up lang siya. Sa taas niya naman, nandito yung controls for the infotainment with MySync 3. Tapos, provided na rin yung Apple CarPlay tsaka Android Auto. And dito, meron na rin siyang kasamang offline map. So, buksan lang natin. So, nandito yung screen. So, very responsive. Siyempre, Mustang to eh. Then, meron na rin siyang compass. Tapos, yung sa radyo. Tapos yung home, kung gusto nyo mag-home. So, ito yung mga makikita natin dito. So, andyan na lahat. And, yung sinasabi ko sa inyo, guys, na offline map is dito siya sa nav. So, yung sa climate controls pala natin, guys, pwede rin natin siya i-adjust na rin dito. Sa steering wheel pala natin, guys, as you can see, ang laki niya. And leather, so masarap hawakan. Chrome yung design. And nandito na yung Mustang logo. Yung daming button. So first, meron tayo dito sa volume. Then sa baba niya, meron tayo sa adaptive cruise control. Dito naman sa right side natin, guys, makita natin yung mga buttons for the instrument gauge. Then nandito na rin yung sa voice command. So yung instrument gauge pala natin dito, guys, is 12 inches na rin. So sa baba, meron tayo dito navigation tsaka yung basic settings para sa ating Mustang. So pag pinindot natin siya, makita natin meron tayong ganun, trip fuel info, drive assist. So, papakita ko sa inyo, guys, yung sa driver assist. So, ayan, may rear park aid, lane keeping system, tire monitor, wipers, so, pre-collision assist. Napakadaming driver assist dito, guys. So, sa right side niya naman, ito yung exclusive for Mustang owners. So, pag pinindot natin siya, ayan, pinaka maganda dito, guys, is yung exhaust mode. Dahil kapag nag-okay tayo dyan, pwede nyong gawing quiet, normal, sport, or truck. Then, pag binak natin to, pwede tayo magpalit ng color dito sa pinakadulo. So, yung my color. So, may primary color. So, ayun. Pati pala sa paanan. Ano pa bang mga... So, may paddle shifter na tayo, guys. So, may plus and minus. So, kung gusto nyo mas malaki yung paddle shifter nyo, pwede kayong bumili sa mga market. So, dito pala, guys, meron na tayo sa wipers. Tapos, dito naman sa left is yung sa signal light. So, wala dito yung sa headlight dahil nandito siya. So, nandito yung sa front fog lamps tsaka dito sa rear fog lamps. So, dyan makikita yung adjustments. Sa baba niya, meron ditong trunk release button. Tapos, itong mahaba, pag pinush mo siya, so, exclusive rin to sa Mustang. So, meron siya ditong super haba na lalagyanan ng coins. Yung ating door panel pala sa driver seat, as you can see, is soft touches siya. And napakahaba niya, napakalaki. Frameless window.
Tapos nandito na rin yung kanyang door locks. Yung kanyang aluminum dito na style is pure aluminum dahil sobrang tigas niya, guys. Meron na rin siyang leather. So nandito rin yung switches para sa ating mga side mirrors, tsaka yung dalawa dito para sa ating mga windows. So dalawa lang naman yung windows dito. And kung makikita nyo, bago kayo pumasok dito sa Mustang, is may Mustang dito na nakalagay. And meron rin siyang ambient light. So ginawa ko siyang green and ginawa ko namang yellow to para makita nyo. Pati dito sa may paanan is meron siyang ambient light. And meron na rin siyang kasama sa mga pedals niya na aluminum. So check naman natin yung mga passenger ko sa likod kung okay lang ba sa kanila yung nandun space. So kamusta kayo dyan guys sa likod? Okay lang. Pandalawahan lang. And then, pang pitits lang to tingin ko. Pang mga sexy lang. Pang mga sexy. Tsaka pansin ko rin malalim yung upuan niya. Yes. True. Pero but comfortable to naman. Yes. Oo naman. Pero pag masyadong mabilis, comfortable pa din. Titingnan natin yung mga meron dyang Mustang. Comment down below. So yun lang yung marereview natin dito sa loob. So thank you dahil tinulungan nila ako doon para mag-explain. So hindi na ako papasok. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Carview PH, and hit that notification bell para lagi kayong updated. So ngayon, punta naman natin si Ate Mikay for the outro. Dito na nagtatapos ang aming full review about the Ford Mustang with Ate Mikay, exterior and interior. So kung interested kayo or gusto nyo mag-inquire, you may also contact Ma'am JC, so i-flash lang namin yung contact information. And pwedeng-pwede rin kayo bumisit mismo here at Ford Alabang. And nandito nga pala ang ating Ford territory sa ating gilid. So we have our review and test drive available na sa ating channel. So panoorin nyo na rin yon. And if ever na mayroon kayong comments and suggestions, comment down below. And if you like our review, hit like and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. And for that, see you in our next video! Bye! 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 Powerful engine. Had this. Yung sabi. Nakapigil yan. Di ba? Yung shadow black ba? Black siya. Black talaga. Shadow black. Alay mo! First generation. Mustang ba si McQueen? Hindi. Vios.